Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mga love, shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kalingap. Isang mapagpahalang araw po sa ating lahat. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Okay? So, meron po tayong konting reaction ngayon guys. Dito nga po, no, may isa pong nag-comment doon po sa live ni Kalingap Rob noong isang araw. At hanga naman ako sa katapangan ni Ma'am Country Cowgirl 9745. Kung saan talagang naghayag siya, inamin niya na basher daw po siya ni Carla. At sasagutin po natin guys, bawat binitawan po na salita ni Ma'am, o hindi naman sa pinagtatanggol natin si Carla, kundi gusto ko lang sagutin yung kanyang binanggit dahil parang unjustified po yung kanyang binanggit. Okay, so ito po yung binanggit niya guys. Basher ako kay Carla. Ayaw ko style niya, ma-arty, ma-drama, and maganda. Okay? So, maganda din naman guys, no, na inamin niya na maganda si Carla. Okay? Pero hindi ko type. Ayun, hindi daw niya type. Ang beauty niya, kamukha niya, ang kabit ni ex-hubby ko. Oh, no! Okay? Pati boses, ayun. Kaya hindi niya type si Carla guys. Dahil daw po, nagkataon, no, sa dami-dami ng tao sa mundo guys, ano, naging kamukha pa. Siguro, ano guys, no, sa tingin ko hindi na siguro kabit ng mister niya kasi sinabi naman po niya, so baka na annulled na ito, na divorce na ito. Hindi po natin alam guys, ano, kung taga saan po si Ma'am. Kung sa US po siya, eh siyempre madali po ang divorce doon. So yung kabit na binanggit niya, hindi na po kabit 'yon, kundi missis na po ng ex niya. Okay? So umpisahan ko lang po guys, ano, sa binanggit po ni Ma'am na maarte. Okay, maarte daw po si Carla. Actually guys, ang mga kaedad po kasi ni Carla, mga ano po yan eh, mga Generation Z. Okay? Ang Generation Z guys, pagka hindi po sila naintindihan ng mga tao na mga Generation X o di kaya Baby Boomers, pagka mga Baby Boomers po, no, mga 60 pataas na po yan sila, hindi po talaga nila masakyan, hindi nila maintindihan ang mga style nila. Okay? Kaya dito, sasabihin talaga ni Ma'am, ma-arte, ma-drama, kasi nga hindi niya maintindihan. Kino-compare ni Ma'am, Ma'am Country Cowgirl, ang lifestyle niya, ika nga, o kung ano po yung buhay na meron siya, kung ano po yung style na meron siya noong araw, iku-compare niya sa style ni Carla o sa mga taong kaedad po ni Carla. Actually, no, sa mga edad talaga ni Carla, guys, eh, siyempre, no, yung iba sa atin siguro may mga anak na kaedad ni Carla o mga apo. Okay? Mga katulad talaga nila guys, iba po yung generation nila. Okay? So pag hindi mo po yan maintindihan yung generation gap at kung ano po yung mga lifestyle na mga generation na itong mga huling generation, ay magkakaproblema ka po. Mai-stress ka po. Katulad po nitong binanggit ni Ma'am Country Cowgirl na parang naaartihan siya. So siguro si Ma'am, no, wala itong anak na kaedad ni Carla o walang apo na kaedad ni Carla, kaya po siguro nababanggit niya ang ganun, parang hindi niya masakyan. Of course, ang mga itong mga huling generation guys, they are not expecting also sa mga lumang generation na maintindihan sila. Sila po yung ano eh, yung generation na po nila, mga internet age na po. Iba po ang kanilang mga style. Kung ano po yung mga ginagawa nila, iba po, no? Huwag po nating ikumpara sa mga makalumang style, no? Katulad po nitong si Ma'am Country Cowgirl na hindi niya maintindihan, naartihan po siya at para sa kanya madrama. Actually guys, no, si Carla kasi parang anak na po natin, no? Yung mga ganyang edad. Meron po akong anak guys na 32 years old na po at yung 30 at yung pinakabunso yung nga mag 14 years old. So alam po natin kung ano po yung mga style nila. Kaya naiintindihan natin kung ano po yung mga gusto nila sa buhay. Kakaiba po. Pag hindi po natin yan iniintindi, yung generation nila, ay magkakaproblema po tayo. Mai-stress lang po tayo. At ito na nga pong nakita ko kay Ma'am Country Cowgirl, parang ganun po ang nangyari sa kanya. Para bang kinukumpara niya ang style niya noong araw at saka sa style ng mga kabataan ngayong araw. Eh siyempre, hindi mo po talaga yan maintindihan, hindi mo po pwedeng ikumpara. Okay? Dahil iba po noon at iba po ngayon. So dapat ito po ang kailangang intindihin ni Ma'am Country Cowgirl, no?
intindihin niya po kung ano po yung mga style na mga latest generation, generation Z, at saka ngayon meron na pong generation Alpha. So, iba po talaga ang style nila. Pag hindi mo po naintindihan kung anong gusto nila, kung anong gusto nilang style, no, kahit sa school nila, magka-problema ka po. Okay, may i-stress ka lang. At dito, sa ginagawa ni ma'am, binabas na niya si Carla. Marami pong mga ganun din po ang style. Ika nga guys, hindi nag-iisa si Carla na ganun ika nga ang lifestyle. Kahit yung mga anak natin ay ganun din po, walang pinagkaiba. Now, kung hindi mo maintindihan yan, ay magka-problema ka po talaga. Okay? At dito naman, ang kagandahan naman guys, no, sa comment ni Ma'am Country Cowgirl, inamin naman niya na maganda si Carla. Maganda naman talaga si Carla guys. No, isa sa mga magandang calling up angels. Lahat naman po sila, siyempre, no, may kanya-kanyang beauty. Sabi ko nga po, no, lagi ko pong binabanggit yan, beauty is in the eyes of the beholder. Okay? So, nasa tumitingin. Maganda si Carla, ganun din naman po yung mga ibang kalingap angels, ay maganda din po sila. Okay? Maganda lahat, ika nga guys. Okay? Ito na nga po, aminado naman si ma'am na maganda si Carla. Yun nga lang, hindi daw niya type. Anong dahilan? Okay? At dito nga guys, no, nabanggit niya na kaya hindi niya type si Carla, kasi nga po, kamukha daw po noong bali asawa na siguro ng mister niya ngayon. Okay? At pati boses, kaboses din po. Kaya sa dinami-dami ng tao, no, grabe guys, no, kamukha na, kaboses pa. Sana nasa Pilipinas yung itong babae na to guys, at mapuntahan ng mga Kalingap Charity Vloggers at ma-vlog. Eh, sigurado trending ito guys. Imagine, may kamukha pala si Carla at pati boses, kaboses din niya. Okay? So, yun ang reason guys kung bakit ika nga, masama ang loob niya kay Carla. Sa nangyari, no, o sabihin natin coincidence, na hindi naman po yan kagustuhan ni Carla. Kagustuhan ba niya na magkaroon ng ganong beauty? Kagustuhan ba niya na ang boses niya ganon? Siyempre ganon siya guys, no, ganon po yung beauty niya at pati boses niya, bigay po ng Panginoon yan. At kung nagkataon na kaboses nung babae na sinamahan ng mister niya ngayon, siguro may problema sila, kaya naman naghanap itong si mister niya. Siguro may ugali si ma'am, baka yung mister niya, siguro grabe ang naging niya, grabe ang bashing niya, kaya naman hindi nakatiis si mister, naghanap ng magandang babae na may kagandahan na katulad kay Carla. Okay? Sabi nga po nila guys, ano, it takes two to tango. Okay? Hindi mo pwedeng i-blame lang yung partner mo kung iniwanan ka. Baka may problema din sa'yo. At saka dito sa pag-uugali ni ma'am guys, mukhang may problema siya. Imagine, kamukha lang nung babae na sinamahan ng mister niya, magagalit na siya kay Carla. Eh ano bang kasalanan ni Carla? At saka dito guys, ano, dito sa pag-amin niya, parang ano kasi yan eh. Alam po natin guys, marami po ang nambabas. Okay? Kay Carla at sa Jumcar. Okay? Parang ano po yan eh, parang magnanakaw. Kapag may nahuli kang magnanakaw sa barangay nyo, tapos merong nakabalita na may nagnanakaw din sa kabilang barangay, posibleng isipin ng tao o i-conclude ng tao na isang tao lang ang gumawa. Di po ba? Dahil siya talaga mapagbintangan. Ang pinupunto ko po dito guys, ngayon umamin si Ma'am Country Cowgirl na siya daw po ang buzzer ni Carla o isa sa mga buzzers, no? Dahil umamin siya, hindi po malayo guys na yung mga nambabas kay Carla sa ibang live, posible din po na siya ang gumawa. Nag-iba lang po siya ng account. Alam naman po natin sa social media guys, no? Ang dami po sa atin, doble-doble o ang daming, ika nga, dami account, makapambas lang. Yung iba nga, close pa sa Team Kalingap, minsan nga, close pa sa'yo, pero nagtatago, no? Nagtatago sa ibang pangalan. Mabas ka lang, gumamit ng dami account, ma-express lang, ika nga, nila, yung pambabas nila sa'yo. So, hindi po malayo, guys, na itong si Ma'am Country Cowgirl, siya din po itong nambabas kay Carla o kay Jumar, no? O sa love team po nila, sa ibang mga live o sa ibang mga upload ni Kalingap Rab o sa mga kasamahan po natin, gamit ang ibang account. Okay? So, hindi po malayo yon. Siya din po yon na nambabas. Ika nga, makapanggulo lang. Dahil nga po, hindi type ni ma'am. Dahil nga po, kamukha nung babae na sinamahan ng mister niya. Iniwan si ma'am. Kaya naman, parang natabunan na po ito ng mundo. Ang sama-sama na po ng loob niya. At galit na po kay Carla. So, napaka-babaw, ika nga guys, no, napaka-weirdo ang reason, no, ni Ma'am Country Cowgirl na magalit kay Carla.
kailangan magkaroon ka ng apo, magkaroon ka ng anak na kaedad ni Carla bago mo maintindihan yung mga lifestyle ng mga Generation Z. At huwag po nating ikumpara, guys, dahil iba po sila kaysa panahon po natin. Ngayon, nasa internet age na po sila. Nasa age na po sila ng artificial intelligence. Iba po ang panahon nila. Napaka high-tech na po nila kumpara sa panahon po natin. Okay? Isa siguro sa masasabi ko, guys, no, doon sa mga loyal o mga diehard fans ni Carla o Team Jumcar, ay pagka may mga bashing siguro sa kanila, huwag nilang masyadong intindihin. Ika nga, kasi nga kung ganito nga, eh, katulad ni ma'am, kung isa ito sa nanggugulo, eh ika nga, matatalo kayo dito kung pinansin nyo ang mga ganitong bashing. Na intindihin nyo na lang po na sila yung mga matanda na hindi maintindihan yung generation nyo. Okay? At mga galit lang sa inyo na wala naman po silang basihan. Okay? So, ika nga, kung mayroon kayong nabasa na mga basing na mga katulad po nito, ika nga, kung marinig nyo man, ipadaan nyo lang sa kabilang tinga. Okay? Huwag na po ika nga intindihin. Dahil sila po itong mga bashers na hindi kayo naintindihan. Mga matanda, ika nga, na wala siguro mga anak o mga apo na mga kaedad po ni Carla. Okay? O mga kaedad ng ating mga Kalingap Angels. Okay? So, wag na lang po nilang pansinin. Ika nga, sa social media po kasi, guys, sabi nga po nila, kung sino ang pikon, talo. Pag inintindi mo po talaga yung mga bashing, eh magka-problema ka. So, kung ano man yung mga bashers na nare-receive mo, hanggat hindi naman po yan libelous, wag nyo na pong pansinin. Pero kung mayroon na pong mga below the belt, mga libelous na po yan, ay i-record nyo po, i-take note nyo po, okay? Screenshot nyo po, dahil pwede po yung gamitin laban sa kanila. Meron po tayong cybercrime, okay? So, yun lang po, guys, ang aking konting reaction dito nga po sa isang nag-comment, no, sa live po ni Kalinga Prab. Sabi ko nga po, napakatapang po ni Ma'am Country Cowgirl na mag-comment po siya ng gano'n, no? Alam naman po niya na marami po ang makabasa dyan at sigurado magre-react po talaga. Okay? So, yun lang po, guys, ang aking content reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagsubaybay po ng mga upload namin, mga live namin. Pag-comment, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.